Hello guys, it's me again, Janet Morenong, yung camera, and welcome back to my YouTube channel. So, ngayon guys, is pupunta kami sa city, sa Utrecht. So, igagala namin kayo, kasama ko yung friend ko. Kasi sasamahan ko siya sa immigration kasi kailangan niya ng vaccine, temporary vaccine booster dito sa Netherlands. No, kailangan niya talaga. I mean, yung vaccine passport. Kasi, meron siya is yung Thailand. So, hindi niya pa na-validate dito. So, kailangan niya yun. Yeah, guys. See you later. Ang batang to magising. Hello, good morning. Aga-aga mo magising, ha? 3, 4. Kapi, guys. Ang batang to aga-aga magising, oh. Ang batang magising, guys. Tara! Ang aga niya magising. Oish. Yan, guys. Hindi nyo na ako nakikita. Ang agad tatapin. Atin ako sa puso. Ano ba na? Ano ako ng bread, guys? Guys, andito kami ngayon sa stasyon. My friend. Ik ben Wendy. Ik ben Jeanette. We're here in Utrecht Station. So, nagko-coffee kami kasi 9:51 pa yung schedule niya. So, at least 15 minutes pupunta kami doon sa Kimen. Kimente. Kasi yung G nila dito dahil hindi G. Alam mo niya. Sa akin to, di ba? Nakapilan na si Wendy. Sobrang bilis lang. Buti, mabilis lang siya na nakakuha ng numbers. So, hindi naman mahaba ang pila sa kasi marami namang counter. So, hindi hassle. So, marami kaming time para maggala. So, igagala natin siya sa mall. Sana maggagala kami sa labas, guys. Kaso, maulan. Kaya sa mall ko na lang siya gagala, guys. So, yun lang, guys. Opo, guys. Ito na, nakabalik na si Wendy. Kwento mo yung experience mo. Ang bilis lang doon. 3 minutes lang yata yun. Oh, 3 minutes lang daw yung mga... Ano yung ginawa mo? I-check lang yung spelling kasi may record na doon sa system. Hindi, ano mo, yung mga Pilipina kasi na napunta dito na vaccinated na sila sa Pinas or sa ibang lugar pero hindi sila nagiging invalid dito kasi nga hindi sila dito nagpa-vaccine. So, anong gagawin nila? Booster lang kasi yung kukunin ko dito. Kulang na lang kasi siya ng booster. So, dito siya... Ang purpose naman ng booster, guys, para hindi ka na mahirapan mag-explain sa QR code every time papasok ka ng mga shopping malls or yung mga kainan ba. Kasi kakain tayo eh. Tingnan mo yung sa boss. Pupunta lang sila dito sa Kimente, pero kailangan nyo muna magpa-schedule. Oh. Schedule, tapos... Yun ang pinakamahirap kasi
halos oras-oras kami nag maghihintay ka talaga ng slot. Available na slot. Ang no? Slot ko dapat March 24. Oras-oras kami nanonokan, nakiki-open sa website. Kasi sabi nung yung Utrecht na ano, dito tinawagan, ganun daw talaga. Once na may nag-cancel, open slot na naman. Nakuha namin ito ngayon. January 21. Pero actually, March 24 pa, dapat yung schedule ko talaga. Nalipat lang ngayon dahil sa sige kami open browser. So, yun ang hassle, yung pagkuha ng appointment. Pero pagdating dito, napakadali, di ba? Oo, napakadali lang guys. At saka kung hindi kayo maliligaw, kasi pagkalabas ninyo ng train station, 1 minute na lakad lang talaga. Halos front lang. So, ayan na. So, yun guys, ganun kabilis. Tapos may scan pa pala. May, dun sa email, may may pili ka dun ng Dutch or English. May dalawang forms doon na kailangan mo fill upan kasi hindi ka na nila pa-fill upin dito at hindi ka rin tatanggap. Para malas din yung hassle, no? Kasi ayaw nila dito magbigay ng form. Ito talaga mag-download at mag-fill up. Tapos scan lang nila. Ito yun. Scan mo lang tapos isend sa kanila. Ito yung una. Ayan guys, ayan. Yan yung una. Tapos yung pangalawa, 2 pages. 2 pages siya. Bali, magiging 3 pages. Ayan. Ito, magkadugtong sila. Consent lang siya. Nandoon lang to sa email. Statement of consent for registration. English translator to. My choices naman doon. Ayan. Yun lang. So, yun yung mga nagtatanong. Pwede natin mag-comment lang kayo. So, sasagutin ni Wendy. Sagutin natin yan sa isa. Magtulungan lang kayo. So, yun, oo. Takot ko naman dito. Kasi, ilang weeks ka na dito sa Netherlands? 3 weeks na siya, guys. Kararating niya lang nung... Kailan ba yun? Kailan ba? February. Ay, no. January yun. January. Halos second week ata ng January. Oh, tama. Second week ng January lang siya pumunta dito. Tapos yung tourist mo, ilang buwan? 3 months. 3 months siya. So, alis siya dito ng April 24. 14. Tapos balik ulit siya ng July. Panibagong visa ulit yun. So, yun guys. Kung gusto nyo malaman kung paano yung tourist, comment hindi down below. Tourist bawal pa ang tourist. Ay, LDR pala guys. LDR visa wala pala yung gamit niya. Man. LDR visa pala yung gamit niya. So, yun guys. Wala pa daw. Hindi pa open. Wala pa din business. Walang tourist. Ah, kasi nga, nag-iipit. Gawa nga ng pandemic. So, yun ang nangyari guys. So, kung gusto ninyo malaman yung mga jowa dito na gusto puntahan. So, pwede ninyo sila mapuntahan pamamagitan ng LDR. Long distance relationship. Sa BFS lang tayo mag-apply sa Makati. Makati sa Pilipinas. 3 days lang. Pero siya currently, nag-work siya sa Thailand as a teacher. So, guys. Para may mga alam kayo. So, andito ka kami sa main office ng Clemente. Teka lang. Yan, Clemente. Inupos na siya. Makapag-sinay. Siguro mamabot kita yung 20 minutes. So, ito na guys. Binigyan na ako ng ano, ng BSN number, temporary. Pero hindi pa ako makakapunta sa location yan for my booster dahil mag-change sila ng system starting today. So, bukas onwards pa ako makakahanap ng location kung saan ako mapag-booster. Ito na yung BSN number. And then, kung may mga katanungan, bibigyan ka din ng copy. Every katanungan, may ano siya, category. Tapos may QR code, ito din. Tapos yun na, babalik sa inyo yung form with the tax. Mga form na pinilapan nyo. Ano yung VIA? Yung passport. Okay. Yung passport, huwag na kalimutan. So yun lang guys, sobrang dali. Pero natagal lang kami sa waiting after, yan, yung na-receive nyo na to. Pero mga 20 minutes lang naman. Hindi naman masyado matagal. So yun guys, punta na kami naman finally. Kala na kami. Yeah, see you later.
guys, dumaan lang kami dito sa normal. Ano ka? Normal. Normal? Kasi na normal tayo. Normal tayo, tao tayo eh. Kasi may bibili na ako toner. Asian ba? Oo. Hello guys, andito kami sa Asian store. Oo. Dito na ata. Nandito kami guys sa Asian store. So, may bibiling kasi ako. Gusto ko mag-stock ng lumpia. Para sa akin, bebe. So, gusto niya kasi yung lumpia. So, at least. Ay, tama-tama. May kita. Okay naman ko. Nagpa-chicken. Basta nakuha ko. Yatay. Palitan. Basta pala yung ano. So, pili-tapi guys. It's... si 1 euro na rin, 0.99 euros. So, mahilig ako mag-fried chicken minsan. So, yun. Magkan pa kayo ng ilang convenience dito. Thank you, sir. So, ito guys, nakalocate siya sa Utrecht. Sa Catalan Hawk. So, yun. Itayin natin ang kasama ko. Siya daw nag-bit. Siya magbibit-bit ng ano eh. Hindi, maglumpi ako mamaya. Alam kita. Kasi preto mo na lang sa bahay. Ay, ano naman? Ala, kala mo naman napaglayo ng bahay. Mag-ano ko na lumpi, rapper? So, mag-ano ko na lumpi, rapper, guys? Kasi doon sa, ano naman siya, pag-ibig ka na lumpi, rapper. Ayan eh. Ang tao pa eh. Guys, magkaon na kami ngayon. So, bumili lang kami. Kasi nga, pag wala kang QR code, ako wala. Siya, bukas pa man niya magagamit. So, hindi kami pwede kumain sa loob ng mga restaurant or kaya fast food. Kaya, no choice kami, kundi dito talaga kami. Agandahan, meron naman dito pwede kainan. So, yun. So, ito yung in-order namin. Gulay. Combo na siya, guys. 650 euro lang. May gulay ka na, may karni ka na.
So, yan. Hindi ko alam anong dito yung sa'yo. So, kain tayo, guys. Natawa si ate kasi nag-vlog ako. Ayun si ate yun. Kaon. Ah, ito yung ate. Bakit parang lumiit? Bebe, parang lumiit yung manok ko. Nakimoko na yan. Pinawasan natin nila. Ayun guys, pakita ko sa inyo yung pagkain namin. Hindi pa, mamaya pa. Kumain, kasama ko kumakain pa rin. Tingnan natin siya. Pasok si CR muna ako, tapos punta na kami sa Primark, isa sa department store later. Bilihan ng mga damit. So, later. Hello guys, andito kami sa Primark. So, isa to sa pinakamurang shopping mall. Ah, shopping, yeah. Shop dito sa Netherlands. So, nandito kami sa shoes department. Yeah. Alamin mo na, may 5 euro, may 10, may 7 euro. Ganun. So, tingin tayo. Sana gusto ko, uy. Kasi buntis ba ako? Hindi pa pwede nata ko. Oo, yung anak ko. Maghanap pa tayo, guys. Malagang dito yung mga sapatos. Hindi lang siya branded. Parang class B siya, guys. Ito ay 18 euro. Diba? Bangga, bangga. Tinawanan na po ng buwang. Sino na? Hanap pa tayo. So, kasama, di ko na alam kung saan napunta. Uy, 2 euro. Yung na lang sisira talaga sila guys. 3 euro, dadating 17, 7 na lang. Yung nasisira sila. Ha? Hindi pa. Maganda no? Ang baka ba yung pata lang green? Wait, hindi na. Ang panatap ba ako sa green? 8 euro. Ang ganda niya guys. Ang may 8 euro. Baka sa summer guys, mahirapan ako mamili kasi matapit na pila ako dahil. Yung anak ko lalabas na. So, yun guys. So, makakalap na tayo dito kung may makita tayo. Pauwi na kami. And alas dos na. So, walang padiretso na bus papunta sa place namin. So, hindi ko alam. Pero, pagkat nandun na kami ulit sa istasyon, dalawa kasing transfer to. So, train tapos bus. So, doon namin. Napagod ako, guys. Kasi, ang bigat ng katawan ko. Ah.
huis. Niet alleen omdat het verplicht is, maar ook uit respect voor de andere reizigers. Ik dank u wel. May chismis siya, guys. Nagpakamatay daw. O, nagtumalun daw. Sa bahay ni Wendy. So, nakakauwi lang namin kanina. So, may ginawa lang kami, guys. So, ngayon, ang ginaw, inom kami nito. Choco. Ha! Luto ako ng kanin. Sige. Dito tayo magkain. Sige. So, ito, guys. Itimplahin namin. Ang ginaw, guys. Kailangan ko mag-jacket. So, yun, that's all for today, guys. I hope nag-enjoy kayo sa aming pinagkagawa ngayong araw. So, yun lamang. At maraming salamat sa lahat ng aking subscriber. And see you on my next vlog. Bye!